Tes, mic, tes. Mic, tes. Tes, mic, tes. Hello, mic, tes. Mic, tes.
Ah, shit. Hello guys. So pasensya na kayo, medyo na delay tayo. Medyo na delay ng ating guest. So ito yung bagong link, paki-share na lang po. Okay? So magpatugtog lang muna tayo ng video habang naghihintay. So huwag kayong aalis dahil napaka-exciting nitong history ng SP. Ito ang istorya ng camera. So marami tayong matututunan dito ng mga different styles na nung unang panahon pa at paano nag-evolve ang photography at ang mga different styles. Okay, let's play the video. Let's do it. Let's do it! Yun! Okay guys, welcome sa mga nanonood sa live stream. Batiin natin sila Ronald, sila Maros, si Hurley, si Jerry Lee, at ang ating mga kaibigan sa streets, sila Raymond Tanwenko at iba pa. Okay, pasensya na, medyo na-delay ang ating guest. Mukhang bumiyahe pa na traffic. Okay, so ang topic natin ngayon ay ang history ng SP. Okay. So, marami tayong tatalakayin ngayon. Si Joel, nag-prepare siya ng isang magandang presentation. Okay. So, ano ba mga expectations nyo, guys? Comment naman kayo dyan. Okay, magpakita lang ako ng mga ilan litrato habang nag-ano. Comment lang kayo, guys. So, etong mga SP-SP... Yan ang magandang libangan natin ng mga photography, di ba? So, kumuha ng magandang litrato. So, actually, na-start natin tong ating series last week. Nung nagbigay ako ng parang introduction to SP. So, tuloy-tuloy ito. Mga dalawang linggo tayong magtatalakayan tungkol sa SP at sa documentary. So, marami tayong magandang makukunan na litrato. Actually, itong mga ibang litrato na to, alos parang hindi na rin to SP. More on architectural. Pinapakita ko lang yung mga litrato.
Okay, so guys, comment naman kayo where you watching from. And ano yung mga expectations nyo ngayon? Nasa na ba si Joel? Ang ganda pa naman ng presentation niya. Nasa bahay na raw siya, lumilipat lang ng ano, ng laptop niya. Papakita ko lang itong mga parang preview ng kanyang presentation. Maganda itong presentation na ginawa niya eh. Hintayin lang natin si Joel at nagpre-prep pa siya. Okay. So ito yung isa sa magandang litrato ni Joel eh. Okay. So yan, parang tatalakayin natin yung history ng photography, how it relates to street photography rin. Yan. So mula ro sa mga unang-unang camera hanggang sa digital age at social media. Okay. So magandang gabi rin kay Joan. Si Jop. So si Jop watching from CDO. O expect to learn more on SP. O to si Jop mahilig talaga sa SP to eh. O nandito si Artist Kalupig. Magandang gabi po from Doha, Qatar. Okay, actually sa next, not this Friday, next Friday pa, meron tayo isang guest na street photographer from Qatar. Si Arsenic Jr. or commonly known sa street si Iron Buwang. Ang ganda ng mga SP niya, nakakatuwa. Actually sa Wednesday, ang guest naman natin si Melvin Anore. Ang magaling na street photographer using mobile phones and also cameras. Tapos sa Friday naman, si Raymond Tanueco. Okay. So kukunin din natin na speaker for the documentary, yung isang photo editor ng isang diaryo rito sa Pilipinas, si Miss Yami Dingding. Okay. Ayun o, si nandiyan si Melvin Anore watching from Binangonan City. Okay. Ang sarap mag-ano diyan, mag-street photography diyan sa Binangonan. So ayan, nandito rin si Joan watching from CDO. Si Kenneth, magandang gabi rin. Matalam, Cotabato, all over the Philippines tayo ngayon ah. Si Kuyos Rabash watching from Bacoor, Cavite. Ayan o. So meron tayong CDO, may cut ang Asparas Qatar. Welcome Aldren, nandito si Raymond, Republic of Antipolo raw. Si Joan, si Kenneth, si Noel. Okay, hello mga boss. Si Jerry, Maros, Ronald, Hurley. Teka, check lang natin itong si yung guest natin. Okay, wala pa, nawawala. Tumawag na sa akin, sabi ano raw eh, nandun na siya sa computer niya. Okay, so habang naghihintay tayo, okay, total usapang SP naman tayo, no? Pakita ko lang yung presentation ko sa street photography last time. Okay, para malibang naman kayo. Okay, pakita natin itong... iPad. Okay, pakita na natin yung medyo mga common themes. Okay, sa street photography. Okay. Yan. So, yung meron tinatawag na geometry at minimalism. So, yung paggamit ito ng mga elements. Yung mga minor elements. Ayan. So nakikita nyo, merong maliit na tao, pero ang actual yung star ng photo dyan is yung geometry. Okay. Ayan. So katulad na itong next one. Diba? Ang ganda nung ano niya. Ang ganda nung geometry niya. Oh. Yung mga shapes. Pero siyempre sa street, dapat meron tayong human element. Okay, yan.
Okay, ito, si Jemski. So, ginamit niya yung mga lines dito sa bus station lang, di ba? Simpleng-simple. Ang ganda. Okay. So, abang hinihintay natin tong guest natin, okay, pasada lang muna tayo rito sa mga different street. So, ito yung litrato ni Jeff, oh. So, ginamit niya yung mga frames. Yan. To create a nice framing. Tapos, ang ganda ng mga borders niya, eh. Yan, ito rin kay Jeff. So, yung tinatawag kasi natin na minimalism, kumbaga yung maliit lang yung tao, ang talagang bida, itong mga ano, yung mga shapes, mga architecture. Ganda, di ba? Yan. Kuha ng ating street photography. Actually, itong mga litrato na to, 5 years ko na tong presentation na to, eh. Yan, ito yung sarili ko namang litrato. So, bali, ang inano ko dyan, kumbaga nirelate ko yung bilog na to dito sa mga bilog-bilog na ito. Tapos, tiniming ko lang siya, di ba, yung sectioning. Ito yung parang piniframing mo siya, eh. Okay, so iba-ibang frames ang ginagamit natin para magkaroon ng three-dimensional aspect yung mga litrato. Okay. Oh, Raymond, mga sinauna yang ano? Kasi wala na akong practice, eh. Puro mga lumang picture na 'to. Oh. Yan. Okay. So ito nga, Raymond, sa sobrang luma nitong litrato na 'to, wala na 'tong underpass na 'to. Okay? So yung underpass na 'to, yung Quezon City Circle papunta sa circle na ano, wala na tong ano na to, yung underpass na to, eh, nawala na, eh. Okay. Okay, check lang natin ng ating kaibigan si Joel. Joel, nasaan ka? Okay, wala pa rin siya sa link natin, hindi pa rin siya nakakonekta. Okay, loading na raw sa PowerPoint yung email. Mukhang mabigat yung ano. Okay, so ito naman yung juxtaposition. Ito yung mga either nagko-complement or nagko-contradict. Okay. So yan, no? Kinumpir niya itong ito yung mga classic to, eh. Kinumpir niya yung gripo do sa shape nung ano ba to? Parang swan or something. So, yung tao, kinumpir niya rito. So, gino-juxtapose niya yung background saka yung subject. So, yan. Nagkakamot yung tao, nagkakamot din yung aso. Okay. So, tingnan nga natin kung sino yung nasa stream. Bati muna tayo. Ayan, nandito si Rinelki, si Mark Atienza, o si Mark Adalia. Kamusta na, Mark? Si Miss Gracia, nandito rin. Ang ating bagong teacher. Okay. So, balik tayo rin sa ating PowerPoint. Yan, ito yung mga luma. Pero punta naman tayo sa mga... Yan, force perspective. Ito, yan. Actually, ito yung isang litrato ni Joel. Okay. So ito, ang isa sa pinaka gusto kong litrato niya, yung ginamit niya itong napakahabang hose to create a nice photo. Nakakatuwa, di ba? Yan, ito, si Jubal naman to. So yung baboy, nagtitinda ng ano, ng baboy. Okay, another one from Jubal. Ito, isa sa paborito ko to. Pero sabi nga ni Raymond, sobrang tagal na nito, eh. Yeah, okay. So ito yung mga nauna pang ano ko, mga almost 10 years na yata itong litrato na to. Ayun, nakikita ko na si kaibigan Joel natin. Teka. Yan. Tapos ito naman, pinorse perspective ko yung
ano to, yung picture ay tawag dito yung parang figurine ng dragon. Tapos gumawa akong mahabang lente para makompress siya. Tapos kunyari kinakagat niya yung gwardiya. Okay, color play, yung mga teams. Yan yung mga paborito natin. Lalo na pag Independence Day, di ba guys? Oo, sabi nga ni Raymond, yung mga FSP days, UK days. Good evening, Sir Edwin. Oh, nandito ang ating, eto ano to eh, mentor ko to. Noong nag-uumpisa ako sa street, sa Usapang Kalye. Yan, isa sa mga mentor ko, si Sir Edwin Tuyay. Yan. So yung mga early days ko. Yan, yung mga mahilig ako sa mga color play, mga color matching. Di ba? So nakita ko to, bigla ako napatayo. Tumatakbo sila at napatakbo rin ako. Grabe kasi nakita ko asul-asul, pula-pula, dalawang lalaki, dalawang babae. Sabi ko, ang ganda ng pattern, tapos natulungan pa nung ano, nung mga lines nung sa Intramuros. Kaya ano yan, isa sa paborito ko talaga yan. Yan. Color matching. Mahilig ako sa color matching. Yan. Yan na, malapit na. Nakikita ko na si Joel sa screen. So ito naman yung mga surreal shots. Yung parang strange or bizarre. Naglalakad lang ako nyan sa isang bangketa. Tapos nakita ko may hawak na ulo yung mama. Sabi ko, magandang ano to ah. Yung pala, ano lang pala siya? Manikin lang. Yan, si David Markin to. Isa sa paborito nating photographer. Long time no see na rin to eh. Yan yung mga aninong sumusunod. Okay, one of my shots. Bumabiyahe kami sa isang island. Tapos nakita ko, ang galing mag-drive nung ano, paalang ginagamit, nakasilip sa labas. So sabi ko, paano ko kaya mapipicturean to ng maayos na medyo different siya. So ginamit ko yung mga braso netong mga to para ma-frame. Tapos nag-form din tayo ng triangle. Okay. Teka, punta na tayo kay Joel. Mukhang nandito na si Joel ha. Okay, pabatiin muna natin without any further ado. Okay, papunaan na natin. Habang nire-ready ko yung presentation ni Joel. Hello, Mr. Joel. Magsalita ka nga kung may audio ka. Narinig mo kami, Joel? Mukhang di tayo naririnig ni Joel, ha? Joel, hello. Hello. Good evening sa lahat. Okay. Bati ka na, Joel. Good evening sa lahat. Sige, magsalita ka muna, dire-diretso, para ma-prepare ko yung slides mo. Kwentuhan mo muna sila. Hello? Ayan, sige, live ka na, Joel. Go ahead, Joel, magsalita ka na. Joel, sige. Delayed tayo, delayed. Sige, dire-diretso lang, Joel. Huwag kang... Huwag mo tignan yung Facebook mo. Delayed yun. Naman tayo. Tignan mo yung sa Zoom. Punta pang SP. Go ahead, Joel. Sige. Okay. Sige. Okay. Okay. Ed, nakuha mo na yung ano? Nakuha mo na yung PowerPoint? Kinukuha ko pa. Ano yun mo lang? Magsalita ka lang muna habang inaayos ko yun. Joel, magsalita ka lang. Para habang inaayos natin yun. Okay. Well, marami tayong pag-uusapan ngayon. Marami tayong pag-uusapan. Sige, kasalita ako.
Sige, nagkasalita ako. Maraming tayong pag-uusapan ngayong gabi. Buddy, ang mangyayari nito, nakalahatiin ko muna kasi nagsasang mahaba yung presentation. Aalisin ko lang yung sa digital era, social media era. Matitigin tayo dun sa pag-umasok yung digital era. Matitigin tayo kung bakit kung nagustuhan yung history ng SP, kung ano yung naka-influence sa akin. Pag-uusapan natin yung tungkol sa camera, ano-ano yung iba't ibang klaseng camera na ginagamit. At yun ang gumagamit ito. At paano nangyari na yung na-influensya ng photography yung paggawa ng camera. Bali, tatlong part yung presentation. Unang part ay yung mga unang camera. Pangalawang part ay yung mga 35mm, yung PLR, yung Polaroid. Yung tatlo na yun ang pinili ko mga camera. Yung sa second part. Revealing sa akin yung Polaroid. Hindi pa klasik pa kasi palagi ko hindi pa na-touch masyado yung Polaroid. Pero medyo revealing. Ed, okay na? Malapit na, Joel. Sige, ano ka lang muna sandali. Okay na, Ted. Malapit na. Kamusta mga viewers natin? Eh, sure na guys, medyo na late lang tong ating presentation. Hey, andito ako sa kwarto namin ni JB nung araw. Sadali siya. Araw. Bubuksan ko lang yun, yung PowerPoint mismo. Matagilid ka, Joel. Naiba yata yung ano ko ah. Naka ano ka, galawin mo lang uli yung camera mo. Oo, hindi ko alam kung bakit. Sige, okay na yan. At least nakadiretso ka naman. Okay, ano lang natin to ha. I-share ko lang sa PowerPoint. Hindi ba lang okay. Okay lang? Bakit pinag? Yun. Yan, okay. Ready na rin ako. Yan ako. Ayan, Joel, nakikita mo na yung presentation mo.
Huwag kang manood sa Facebook, Joel. Delayed yun, ha? Tingnan mo yun sa Zoom. Tulad nung pinractice natin kahapon. Ako yung kasagtaba ko, mag-delay pa rin. Hindi, ang tingnan mo yung sa Zoom. Huwag mong tingnan yung Facebook. Delayed yun ng mga 20 seconds. Tingnan mo yung nasa Zoom natin. FB. Oo, nandito na. Zoom lang ako. Sige, go. Zoom lang ako. Zoom lang ako. Okay. Oh, sige. Okay, the big picture. The big picture. Ito yung kay Lynn R. Rappert. Nakuha ko yan sa kanya. Pero pinapakita lang dyan yung encompassing yung lawak ng usapan. So hanggang doon, tumigil ako dito sa presentation. Tumigil ako doon bago mag-post. Kasi marami, automatic yung time dun sa papunta dun sa digital. Sa digital, sa social media. Ang daming picture. So, inisip ko. Siguro kung may magkakartan ulit, the next time natin pag-uusapan. Next, please. Next. Okay. Next. Next ba? Next. Sorry, nawawala yung audio mo lang eh. Ang pag-uusapan natin, yung story ng naunang camera, the carry type, saka yung Kodak. Ngayon ko lang nakita na mayroon palang malaki pala yung influensya ng Kodak sa atin. Tapos yung pagpasok ng 35mm, DLR, color rated, saka SLR. Yung sa SLR, hindi ko masyado natalakay. So next time ko may natalakay para integration dun sa digital age. Next. Kung maging dali ng talakay natin, kung sundari, may guide. Parang yung PowerPoint, magiging guide natin. Kung kasahid ng content sa kundus, sa kasalisahin, tapos mag-ibigay tayo ng halimbawa ng mga images. Talakayan. You can ask questions habang nagkatalakayan. Tapos ano yung pinapahit? Dalwati, gawin yung mabupulit na aral dun sa pinakitang image. Next. Yan. Ang unang unang ko na ipapakita, yung kung paano ako na-influensya ng FB. Kung paano ako, bakit na gusto mag-FB. So, ang unang ano ko sa social media nung way 2008-2009, as a Heritage Conservation Society ako. So, isa ito sa mga album na nakita ko. Ayan, talagang 1900 na mangyayari. Na-touch ako dyan. Medyo nagandaan ako. Tagalog sobing number. Manila ito. Diyan pala makikita mo na yung mga informasyon kung anong mga usual na gawain ng tao. Yung panahon na ito. Talagang atan yun ang ginagawa. Oh, next please. Sa Katangan. Okay. Panabas din. Sa Lucena. Kayabas pa ang tawag nyo sa Lucena. Kayabas pala, hindi pa Quezon. Kayabas pa yung buong lalawigan. 1900. Makikita mo kung yung klase ng bahay, at ng tao. So, next, please. Yan ako pinanganak sa Erwin. Very idyllic at saka rustic talaga yung lugar. Maganda. Hindi kayo maganda pa rin. Kung makikita mo yun talagang kung ano yung ginanda nung ngayon, mas maganda nung araw. O pwede rin sabihin natin kung hindi na pictural niyan, hindi natin malalaman na meron ganun. Meron lang pagdaan pa kung doon sa beach. Next, please. Mga Tagalog doon. Lahat na nasa paligid ng Maynila, tawag Tagalog boys ang tawag ng mga kumukuha. Mga Tagalog boys papunta sa market. Gawa ang bahay. Gawain nila. So,
araw-araw. So which brings me, ano pa yung ginagamit nilang camera nung mga panahon na yan? So doon ako naging interested dun sa mga paano yung proseso, paano yung camera, ano yung camera na gamit, paano yung ginagawa. So doon natin sisimulan itong talakayan natin na ito, camera. At susundan natin, about italakayan natin, kasabay yung camera, laging kasabay yung camera. So itong pagtalakayan natin ito is to gain understanding, a better understanding on what the photography is all about. Through history. So, tingnan natin kung paano talaga nagsimula yung SP, kung paano naging development niya, kung paano siya nag-evolve. So, sabi ni Judy Digger, kaya nag-invento ng back camera, si Judy Digger. Pinagaw daw niya yung liwanag at nagkaroon doon ng kasuguran. Yan. So, nagsimula ang camera sa camera obscura. So, kung meron kang gustong i-drawing na galing sa labas, tamang scale, siyang siya, gamit ka ng camera obscura. So, isang baktang to na merong lens, at ipoproject niya yung nasa loob. Ay, ipoproject niya yung nasa labas, at nasa loob. At pwede niya siya. So, yan ang nagsimula. So yan, ang artist na gawin niya yung nasa labas. Ang magigitan ng camera. So ganun pa rin. Ngayon, yung camera pa rin natin ngayon, ganun pa rin. Nagiging purpose ko. Ang nasa labas, yung ating nakakamil para sa atin, yung gawin natin sa magigitan ng camera. Okay. Okay. Noong 1837 na invento ni Louis Daguerre yung camera. Tapos ang unang-unang nung bed. Joel, teka nga. Medyo mahina raw yung video mo, yung audio mo pala. Okay? Paki-adjust lang yung siguro yung volume. Teka, okay, from my side, lalakasan ko rin yung sayo. Oo. Teka, adjust ko lang yung... Nakatodo na ba dyan sayo? Okay, adjust ko lang dito sa part ko. Okay, pasensya na guys sa medyo technical difficulties okay. Natin. Kahapon actually, pinaractice na namin ni Joel to eh. Audio cable output. Oo, nakatodo na ako eh. Ayan, medyo luminaw na. Mukhang luminaw nung lumapit ka. So baka hindi gumagana yung isang mic mo. Okay, sige. Test natin. Go ahead. Sige, Joel. Ikaw nang magano. Okay. Sige. Okay. So, sabihin, pag malayo. Oh. Okay. Oh, ganito na. Ito lapit to. Okay ba itong ganito lapit? Okay, sa palagay ko, yung microphone mo, hindi naka-select. Next na tayo. Yan. Itong picture na to, yan yung unang-unang, yan ang inyong photograph na meron tao. Medyo ba, it took Daguerre to 10 minutes, kailangan niya ng 10 minutes para dyan. Exposure para dyan. At saka medyo mirror image yan, like that. Kung babalik tayo natin, next, please. Ayan. Yan yung picture mismo. Pati ko naman sa camera. Ayan.
Tapos, yan, makikita natin. Bolivar dyan sa front. Kung makikita mo lang dyan, ang visible lang talaga, yung tao na nagka-shine. Pwede bang, ano yan? Zoom. Yan, o. Photograph. Meron daw dyan, sabi ng mga eksperto, marami daw tao dyan. Kaya lang, dahil sa tagal ng exposure, nag-ghosting sila. Hindi na nakikita maliban dun sa tao na visible. Meron din tao dun sa bintana. Ted, next please. Tignan natin yung tao sa bintana. Ayan yung tao na design. Ayan. May tao rin sa bintana. Tapos makikita rin yung mga signages. Next please. Signages. Ayan. So, ibig sabihin, yung mga impormasyon, kumpleto. Kahit ganong klaseng hindi pa masyadong develop yung camera, medyo ang dami ng informasyon na malalaman na doon sa shot na yan. Next, please. Yan. Dahil sa invention ni Louis Daguerre na yun, nagkaroon ng name niya. Lahat ng tao gusto magkaroon ng klaseng camera. Hindi lang i-capture din yung nakikita nila. Bilihan ng mga tao ngayon ito. Parang bilihan ng cellphone ka na yun, di ba? Bilihan ng laptop, bilihan ng cellphone. So, this kind of mania would repeat again in itself as habang nag-develop yung camera. Laging dumadaming bibili ng camera. Dahil maraming gusto ng tao sa i-capture o i-record ba yung buhay nila, kung ano yung nakikita nila, kung ano yung naka-interest para sa kanila. Yan, pagkidant yan ang mangyayari. Gaya ng pagbili natin ng cellphone, ng SLR, nung nauso yung SLR, nabili ang DSLR. Nung nauso yung micro portrait, bili ang micro. Nung nauso yung drone, bili ang drone. Yun, kasi gusto natin mag-record. So, ibig sabihin, normal sa tao na i-record yung nakikita. Next, please. So, ano na natutunan natin doon? Na yung camera isang breakthrough. Isipin mo, pwede na tayong mag-painting from magitan ng light. Ito ay isang, yun nga, sumasalamin dun sa ating nangyayari, sa pang-araw-araw na pangyayari. Tapos ito, nagko-communicate dito, sinasabi rin niya kung ano yung mga impormasyon, ganyan. Tapos isa rin siya source of discovery. Saka na-entertain tayo tungkol sa entertain tayo. Natutuwa tayo sa camera. Next, please. Alright. Yun ang FP. Next. Yan. So, nagkaroon ng unang-unang street photography book. Ito yung ginawa sa London. Ang gumawa nito ay Next, please. Yan. Adolf Smith. Siya nagsulat. Tapos ang photographer niya, si John Thornton. So, Street Life in London. So, meron siyang dahilan kung bakit niya ginawa yung libro na to. Next, please. Yan. So, ang unang intent ng street photography, sa librong street photography, ay dalhin sa public, sa taong bayan, yung nangyayari, yung kondisyon ng mga ordinaryong tao. Tapos, as mag-display silang faithful pictures of themselves. Ito bien, authentic yung mga pictures. Ito talaga nangyayari. Hindi siya stage, hindi siya pictorial. Kundi ito yung as it happened. So, tignan natin yung mga picture. Next, please. Ah, Shine Boy. Magka-sign pa rin. Gayon na unang picture, magka-sign pa rin. Next, please. O yan. Eh mga pagsabi ba ko, ito ay isang tao na nag-sweep ng chimney. Yung naglilinis ng mga chimney. So, makikita mo dyan mga balik yan. So, sumusuot yung bata, tapos sabay ito. I-lilinis. Ito yung sa mga trabaho. Next, please.
nagbebenta ng mga Italiano, nag ayon sa caption, mga Italiano nagbebenta ng mga figurine. Yeah. Next thing. Oh, meron dahan. Meron din ngayon, meron din meron dahan. Big food. Next please. Ito, ayun, makapansin mo talaga. Ito, mga kargador. Pero makapansin mo talaga, tigil sila. Kasi sobrang siguro pinapatigil ni nung photographer. Kasi talagang mabagal yung exposure ng camera noon. Kaya parang tigil. Siguro pinapatigil niya. Pinakausap siguro niya yan. Iti-isa niya tapos sabay pinapatigil. Shoot. Next, please. Oh. Ito, medyo hindi gumalaw yung bata. Hindi na medyo blurred yung bata. Although yung dalawang matanda, dalawang babae. Medyo ayos. Siguro parang doon siya. O dress shop. Next, please. O, musician. Magawain ng tao eh. Okay, meron pa rin naman ganyan. Next, please. Yan daw ay isang bahay. Kapag na-migrate ka sa pagpupunta ka sa London, wala ka masalan. Ganyan daw ang sa caption. And then, dito sila rin tira sa wagon. Pero may mga trader. Next, please. Yan, yung nung araw, ang tinatawag na street photographer, pwede yung pakisum yung street photographer. Yan, ang tawag sa street photographer, yung talagang nasa kalye, yung dalang box type na camera, tapos inaalok yung mga tao na mga portrait o ng isang picture nila. Yan ang street photographer. Yung araw. So, sa tanda ko ito, naabutan ko yung mga ganyan sa luneta. Siguro meron pa ganyan sa luneta. Yung sa luneta ka, gusto mo magkaroon ng remembrance sa luneta, susuot ka nila. Noong araw, sabi ng father ko, meron din daw ganyan, may mga street photographer din sa eskolta. Siyempre, noong araw, pagdating mo sa Maynila, bago, may mga street photographer na kumukuha sa'yo. Tapos, pwede mo siyang kunin sa eskolta. Sabihin niya, oh, may kuha ko sa'yo, pwede mo kunin. Yung hinahanap ko ngayon, nasa yung mga picture ng photographer. Next, please. This brings us to another British Samuel Porters. Ito, matindi ito eh. 40 years siyang nagdodokumento nung kanilang, di ba, Manchester. 40 years. So, paikot-ikot lang siya doon sa bahay nila. Kasi alam niya, magagamit yung picture niya kating ng panahon. Kasi nakita niya yung mga pagbabago nangyayari. So, tignan niya yung mga picture. Next, please. Ed, may tanong ba? May nangyatanong ba? May... wala pa naman. Ataw lang. Oh, yan. So, 1889... Next, please. Galing ko sa Manchester Libraries nga pala. No? So, turn of the century, wala masyado nang gabago. For the next 20 or 30 years, makikita natin dyan. So, nagsimula yung pagbabago noong 1920s. Next. Nadokumento niya yun. Ni Samuel Porter. Miski tayo, pag nakikita natin yung mga picture natin ng lupa, iba pa yung mga artist ng BIT eh. Ngayong 2020 na, iba na rin yung mga picture. Next, please. Yan. I will end with 1920. Siguro, siguro lang siguro ni Samuel Colters yan, kasi parang siguro nakuna niya na yan. Tapos biglang nagbago kita kung mayroon ano, may mga rubbles sa ilalim. Yung hinahanap ko, yung ginawa ko yan. Hinahanap ko yung unang picture na yun. So yun. Ang maganda rin doon si Samuel Colter, siya ang nagpumpisa ng mga photo walk. Tinipo niya yung mga kasama niya. Sabi niya, sa sobrang dami ng pipicture natin, ang ginawa niya, nag-organize siya ng mga camera club.
para picturean yung Manchester. So, ang dami tuloy picture ng Manchester. So, nung 3rd century, 1901, nagkaroon sila ng 234 prints. 234 prints. Ay, simula pa lang. Alos nakakatapos. Magandang mapuntahan yung ano, yung site na to, kung gusto mo, kung interesado ka, Manchester Libraries. Hanapin nyo lang sa web. Okay, next please. This takes us to the tale of two inventors. Dalawa yan ang pag-uusapan ngayon. So, from the 1900s, daguerreotype, papasok tayo, we are now bringing the camera to the people. Dadalhin natin yung camera. Dati kasi photographer lang talaga. Ngayon ito, itong dalawang inventor na to, sila talaga yung may dahilan bakit napunta sa tao yung power para gumawa ng photography. So, each man ang inventor ng product, si Oscar Barnack ang inventor. So, si George Eastman, ang contact sa kanya, in-invento niya lang yung pangalan na yun dahil maganda daw painggan. Tsaka hindi ka man may misspell dahil Kodak eh. Kodak. So, it starts with a K and to the K. Next, please. So, yan. So, ang story ng Kodak, si George Eastman, gusto niya mag-travel. Ang problema niya, gusto niya kunan din yung mga picture yung mga tina-travel niya. Gusto niya kunan yung mga tao. Kaya lang problema, nabibigatan siya dun sa box type at saka ang daming chemicals na kailangan. Yung mga plates pa, may bigat ng mga plates. So, naisip niya, gumawa lang ako ng camera maliit na pwedeng hawakan. So, next, please. So, yan. So, 1888, prior to 1888, kumausap siya ng cabinet maker, kumausap siya ng physical craftsman, pagawa siya ng lente doon. Tapos, yung since the core of their business is Eastman, is film, nilagyan niya ng film yung camera niya. So, ang binibenta niya talaga niya dyan, yung film. So, ang unang-unang camera ay merong 100 exposures. One kursawa na siguro yun. Tapos, ang gagawin ng tao, pagkatapos mong kumuha, bibigay mo rin sa shop o sa laboratory, i-develop nila, nalagyan nila yung panigal. $25 yung halaga ng camera. Medyo mahal yan yung panahon na yun. Kung isipin mo si Basilio na anak ni Tita, ay na-demanda sa pangalagang 11 pesos lang. Ayan, $25 siya, bilhin mo. $25. So, meron restrictions pa rin kahit paano. So, next please. Tignan natin. Yan. Napakasimple na nung operasyon ng camera na to. Itutok mo lang, wala kang tisilipin. Turn mo lang yung key na nasa taas. Tapos ilay mo. Pwede mong i-zoom ped yung ano. Yan. Ilay mo yung pull mo ito, yung shutter para gumalaw yung aperture. Yung shutter pala. Wala nga palang aperture na dito eh. Tapos rewind ka na naman ulit. Rewind ka ulit ng panibagong exposure. $25. Oh, sunod yan. Sunod yan. Ito yung mga picture na lumabas. So, dati, medyo. Ayan, si George Eastman yan. Hawak-hawak niya yung kanyang camera. Pwede nga sumulit siya habang hawak niya yung camera. Going to the camera. So, malita camera lang yan. This is George Eastman. So, nasa, pinapakita niya, nasa pagpo siya, sa travel, and he is shooting. I can imagine nung mga kubo yun. Oh, next, we take a look at the others. Next, yeah. So, ito ang advertisement nila. Press button lang, tapos sila nang bahala sa iba. Saka nang iisip. Doon, it's the birth of the snapshot. Saan talaga nagkaroon ng pinanganak yung snapshot? Next, please. So, at saka Kodak, nagkaroon ng point and shoot, nagkaroon ng handheld camera, tapos nagkaroon ng camera, yung mga middle class. Tapos nagkaroon ng mga
Ba't iba klaseng subject? Yung subject na kagaya din ng mga subject na kinukunan ng mga daily hobbies. Ganoon din ang mga subject ng mga mayroong kamerang ganyan. Kung gusto niyo ito, tignan natin. Next, please. Everyday activity. Yan. Bata, nung iwanan ba ito sa beach? Ayan, dalawang bata na naman ulit. Siguro mga anak nila yan. Ako na siguro sa simbahan. Next, please. Bata na mga naglalaro sa ilog. Eh, wala. Iba talaga yung mga nung panahon na yan. Kung makapansin nyo, bakit bilog? Kasi ganoon talaga sila mag-develop ng araw sa Kodak. Circular frame yung kanilang development. So, ito. Sabi nga, tukul yan sa mating. Mating nung development. Office ka naman ulit. Madalas ginagamit siya sa travel, yung shoot ka lang yung street, pero travel ka. Next, please. O, yan. Beach shot. Mga chicks na yan, ha? Alright. Next, please. Oh, ito mo. Wala pinagkaiba sa ngayon at saka sa noon, eh. Yung pa rin yung tao, pag alimbawa mga ordinary tao, pag sinushoot mo eh. Tutuwa sila, nakatingin sila sa'yo. Pag may iba, pumapos pa. Ito, makikita mo dito, talagang wala sa horizontal line. Siyempre, mahirap eh. Tutok lang eh. Next, please. Ayan. So, yung panahon na yan, kinontra yan ng pictorialism. Nung lumabas yung camera ni Batista, kinontra ng movement ng pictorialism. So, gusto nila yung photographer maging topman talaga. Saka nag-adir siya doon sa process. So, gawa sila ulit ang pagbarong camera. So, may nag-stick pa rin yung sa box type na camera. So, hindi masyadong nag-propagate yung Kodak, yung unang-unang Kodak. Pero in 1901, nagkaroon ng ginawa ni George Eastman, binenta niya yung camera. Yung $1 lang. $1, $2, at saka yung isa. $10, depende sa gamit. Next, please. So, habang dinevelop ni George Eastman yan, ito naman, ang German office worker. Office work engineer, optical engineer, si Oscar Barna. Gumawa siya ng sarili niyang handheld camera. So, since na yung Leica ay gumagawa ng film for movies, cinema, yun ang ginamit niyang, yun ang pagbasihan niya, yung 35, yung laki ng film na ginagamit sa mga movies, yun ang pagbasihan niya. Next, please. So, ano ba istorya nito si Oscar Barca? Mahilig din niya mag-shoot. Mahilig siya mag-travel, tapos mahilig siya mag-shoot ng mga moment. So, ang problema niya, pag halimbawa ginamit niya yung box na camera, it's either blurred, saka hindi niya makuha na yung moment. So, kailangan maka-invento siya ng isang camera na mayroong shutter speed. Yan. Na pinangan ako kayong Leica. Next, ito in ito yung isang kuha ni Barna. So, pero yan ngayon, Germany. Next, please. Ang isang problema pa dun sa box type na box na camera, pagkakapalit ka ng film, ugutin mo, ang tagal eh. Nawala na yung moment. So, ang gusto niya mangyari, noong 1905, yung gusto niya mangyari, doon siya nag-develop. Ito yung sunod-sunod eh. Sequence eh. Ganun gusto natin ngayon. Gusto niya ganun kasunod-sunod. Siyempre, ganun naman ang moment eh. So, next, please. So, yung na-invento niya na yan, ito yung mga unang-unang shot niya doon sa Leica. Leica 1 niya. Ito yung prototype niya. So, bumaha sa lugar niya, Germany. So, kinunan niya. So, it's a moment.
Kaya makikita mo yan. Next, please. Itutok mo dun sa bata. Balik-balik. Ibalik-balik dun sa... Balik sa dati. Sa previous picture, please. Sa nauna. Ayan. So, nakatutok siya dun sa dalawang bata. Dine-demonstrate niya kung paano na sinundan yung moment ng dalawang bata. So, next, please. Ayan. Next. Ayan. So, yung You Are Like, ha? Yung bata sa 1914. So, 1923, nakuha nila yung kanilang patent. Like a One, Rolly Film, ang tawag nila, Rolly Film, Like a One. Oh, dahil dun sa pagkakaroon ng Like, ha? Naging internet, the moment yan. Next, please, next. Ayan. Dahil pagkakaroon yan, na yung observation mo, pwede mo na i-capture yung, ayan, sabi niya, maganda sinabi niya, observe, capture, and express the relationship between man and environment in the most graphic way, in a sequence. So, di ba yan ang ginagawa natin sa SP? Diba muna, merong nakitang interesting. Napipili mo tuloy yung moment na gusto. Salamat kayo, Oscar Parta. Next, please. So, what we will learn with Oscar Barnack having 35mm light. So, magkaroon ng acute vision. Kung ano talaga yung subject mo, itutukan mo. Yan. Tapos hanggang ngayon, ganun pa rin yung mga yung visual style. Almost 100 years later. Tapos yung 2-3 aspect ratio. Dito pinakamagandang style ng pagpapasagan ng ano yun, ng frame. The 2-3 aspect ratio. And then you can capture moment. Next, please. Many people using 35mm camera, yeah. Unheld, easy movement in this area. Sensitive enough to record images. So, nagkaroon ng mga ISO eh. Oh, ASA. Tapos, ang pinakamaganda doon, gaya nung kay Kodak, nung kay Eastman, na walang viewfinder. Ito may viewfinder. Nakikita mo talaga kung ano yung... Nakikita, yung anong gusto mong kunan? Hindi yung child camera. Nakapag-compute. Next, please. So, pasok natin ngayon yung mga pioneer ng mga 35mm. So, unang-una, ayan. Ang usapan si Andre. Medyo malaki din ang influence sa akin to kasi ito yung mga una kong pinag-aaralan na photographer. Ganda yung mga shoot niya. So, laging layered din. Tapos may mga, mga geometries. Tapos, conscious siya dun sa form. Kung ano yung forma nung camera, nung frame. Tsaka dun sa content. Kung ano yung pinag-uusapan. Next, please. Ayan. Yan sa pinamagandang picture ni Andre Cartes. Ang ginagamit ni Andre Cartes, Leica. So, ito yung isa sa pinamagandang picture niya. Makikita mo, mayroong tao naglalakad sa harapan, mayroong siyang foreground, may midground, may magandang background. Ito may motion ng nasa harapan papunta dito sa kanan. Tapos yung ito ko lang sa kaliwa, sa likod. Magical daw itong picture nito, sabi ng mga surrealist. Ito yung tatawag nating chamba or tatawag nating serendipity. Chem ko lahat eh. O, wala pang dakipan. Matanda yun. Next, please. 1928 yan. Oh, ito rin yung isang picture ni Andy Cortez na gusto ko rin ipakita sa inyo. Kasi may nagkasabi na bawal daw mag-shoot ng S. Hangit daw sa S, yung nakatalikid sa tao. Hindi ko nakikita yung expression. Pero siyempre, kaya ni Cortez, ang payo nilang SP, yung una niya yan, yan ang unang-una niyang na-publish na.
Ah, hindi pala. Ang unang-unang niya ay yung underwater. Ito yung early na photo niya na published. Mapanig ko yung dalawang tao. Malayang-malayo ito sa mga pictorialism na post. Ito yung nagbibigay siya ng statement dito. Yung dalawang tao nakatalikod. So, nitintigan sila. Hindi sila makapasok dun sa circus eh. So, nakikisilip lang sila. So, yun ang gusto niya ipaywating. Yung content. Yung forma. Yung forma niyan. Parang sa kultina. O tama, si Raymond. Serendipity talaga. Shout out kay Raymond. Manunod din ako sa'yo. O yan, ito mo. Manunod yung dalawang tao. Next, please. O, ito pa isang gusto ko doon kay Andre Cortez. Yung mga geometry sa ganyan, pinagsasama niya yung natural at saka yung hindi natural. Yung man-made. So, clouds, ayun building naman. Ito sa kanya daw, para sa kanya, malalim daw yan. Parang, yan yung statement niya na nalulungkot siya dahil wala sa Europe, sa New York siya, homesick. So, minsan lang mag-title ng mga photos yun eh. Pero sa isa sa mga birang video na may title. Take a look. Hanapin nyo rin si Andy Cortez. Maganda mga picture niya. Next, please. Next. Ay, mga Magnum. Ito na pala. So, apat yung founder ng Magnum. Si Robert Capa, si Andy Bison, George Roger, David Chin. David Seymour. So, 1947. So, karamihan dyan, mga si... Karamihan dyan ay mga photojournalist. Maliban si Henry Carter Bison, hindi na siya kung journalist na nagsimula. Nag-shoot lang siya para sa magazine. Pero, in-employ lang siya. Sabi niya, mag-shoot ka na as photojournalist. So, yan. Na-generate. So, malaki ang impluensya ng Magnum sa mga photographers kasi sila yung naging inspiration natin. Paano ba talaga magmukha o mag-itsura ng SP? Next, please. So, ayan. So, Henry Carter Bison, wala pang Magnum dito. Spain 1933. So, interested si Bison sa mga geometries ng human. So, ang kinukuno niya dyan, siyempre, yung position ng mga head, ang position ng mga hand. Galing. So, maraming tumambay siya dyan sa lugar na yan. Kasi parang may ginagawa rin sa lugar na yan. So, tumambay siya. Hanggang sa natin na yan. Next, oh, favorite film to. So, ewan ko lang kung hindi ko nabasa yung story behind this picture. Pero, may tanong, Ted? Ang tawag dyan, kasi yan din yung hilig mo eh. Ang tawag sa dyan, hindi SP, Chicks Photography, CP. Go ahead, Joel. Joel. Mukhang delayed ka, Joel, ah. Baka nanonood ka sa Facebook? Hindi. Ang sabi nga eh, when you shoot girl, automatically good na yun. Maganda na kagad. So, next tayo. Maganda rin to, parang painting to eh. So, influx. Baka influx yun. So, umiikot yung story niyan. Yung apat na tao, tignan mo tayo, may
Nakatype ang mukha. Tapos sa taas, tapos punta dun sa umiiyak na naiisa lang siya tapan. Naikot yung yan, naikot. Ang galing niya magano mag-divide ng pain. Yan ang isang magaling siya kayo. Hindi pa lang divide. So, next please. Yan. Si Brisol, tinatch ko siya kasi talagang ano siya eh. Siya yung isa sa mga siya yung father ng SP na kinikilala rin yung father ng SP. Pero isa sa mga paborito ko si ang isa sa mga paborito ko sa Magnum Photographer, si Rene Buri. Nakita natin. So, galing sa Korea. May binubulong yung babae. Tapos sa likod may nag-ali ka na. Ang ganda kuha niya. Ang ganda kuha nito eh. Kung meron akong picture, ganyan ang gusto kong picture. May nangyayari. Diba? So, yung simpleng layered photo, dominant foreground, informational background. Right. Next, please. In motion. Basta lang yung 60, mga bata, makikita mo kung paano niya inareglo yung nakatalikod. Puro nakatalikod yung nasa unahan. Tapos sabay nasa harapan, medyo nasa likod, yun naman nakaharap. Next, please. Alright, yan. So dito sa dami ng tao dito, sa dami ng mga subject, ng mga element, alam mo na kagad kung sino kinunan eh. O, so, sino ko yung unang dyan? Siyempre, bahay mataas. Nalaman ko, artista pala yan. Sa Philadelphia. Next, please. Yan, okay. Layered ni Rene Buri. Isa sa maganda ito. Anwar Sadatel, tsaka si Nixon. So, in-apply niya yung elements ng SPD sa pagkakaroon ng ganda. Okay, yan. Tapos binakroad niya yung dalawang yung pyramid. So, may karoon siya ng sense of space. Pero pinakita rin niya yung mga bodyguards. So. Next, please. Pumapasok tayo sa mga color niya. This is magandang picture ni... Nung pumasok yung color, nagkaroon sila ng pagkakataon na arregluin din yung mga color. So, ang ganda nito, kay Rene Buri na. Siyempre, hindi niya kalimutan nito ng magandang subject, which is the horse. Kaing tao. Pero ang dominante pa rin yung mga kulay. Kulay kagad makikita mo dyan. Next, please. Fed next, please. Ena, next na. Fed. Okay. Teka, mukhang nawala yung connection ng natin. Sandali, ha? Wala na si Ted. Yan, okay na? Okay na, Joel? Oh. Hello? Joel? Oh, okay naman ako. Pero okay. Nakikita ko sa Zoom, ano? Yung picture lang ni Rene Buri. Ito muna yung next. Sige natin kung ano. Oh, sige. Yung next muna. Oh, nasa 35 na kami. Oo. Next mo. Ted. Five na kayo. Ang nakikita ko lang yung picture ni Rene Buri na Mexico 1976.
Teka, mukhang ikaw ang delayed. Kami, okay kami. Mukhang nanonood ka sa Facebook. Sa Zoom. Hi guys, pasensya na. Medyo nagkakaroon ng technical difficulty. Hindi, hindi ako nanonood sa Zoom ako. Oh. Nag-freeze yung frame mo. Kailan ka? Sige, sige. Naririnig ka namin, Joel. Ayan na, naka-freeze lang yung photo mo. Yan. Okay. Balik na uli si Joel. Okay. So, balik natin sa litrato. Hindi, yung ano, yung kay Rene Buri. Okay, balik tayo kay Rene. Oo. Oh, oh. Eto? Pwedeng i-break muna natin. Ted, pwedeng i-break muna. Sige, sige. I-break muna natin. Oo, oh, pwede mag-break ng konti. Okay. So, yan guys. Nakita niyo mga litrato. Very informative, historical. Ano, Joel? Anong may gusto kayo discuss? Okay, habang umuubos si Joel. Hindi nakainom ng tubig. So, greetings muna tayo kila Rolly, kila Raymond. Si CY, ay si CY, tagal na natin ting dinagkita sa SP ah. Watching from Kuwait. Si Jerry Tua, si Ferdinand, si Oliver. Hello Oliver. John Lord Reyes. Si Miss Gracia. So sabi ni Miss Gracia, ang galing daw ng mga reference. Pengi raw siya. Gusto niya isama to sa klase niya. Okay. So guys, comment lang kayo. O yan, nandiyan na rin si Rick Mupas. Kung meron kayong mga Ted. Questions. Yeah, Joel. Ted, narinig mo ako? Oo, oh, naririnig ka namin. Loud and clear. Naka-freeze lang yung picture mo. Siguro, connect ka, tapos disconnect ka ulit. Wala akong Zoom eh. Ibig sabihin, hindi ko makita. Ang problema, hindi ko makita yung Zoom. Hindi mo makita rin sa ayan. Buhay, ayan, ulit. Pwede ba ako mag-reconnect? Reconnect ako? Okay na. Ayan na, nakikita ka na namin. Okay. Ayan, nakikita ka na namin. Ayan. Teka, nawala si Joel. Nagre-reconnect siya. So, si Leandro, watching from Project 4. Thank you, Mr. Leandro, for watching. Okay. So actually, yung mga na points na nakita ko kanina, yung gaano ka-challenging yung mga naunang mga street photographers. Kasi di ba yung kailangan nila ng long exposure, so kumisan, parang pinakinakausap nila yung tao na, oy, huwag kayong gagalaw, hindi mag-blablar kayo. So parang, ano na yun, pag ganun, parang stage na rin. Kasi you are actually commanding yung ano. Pero siyempre, yun ang mga limitations ng hardware natin noon. Hindi katulad ngayon. Okay. So, isang point din na nakita ko, yung mga craftsman, parang ayaw nila yung mapunta yung photography sa kamay ng ordinaryong tao. So, yan ang kumisa nakakaasar sa photography. Meron yung mga tao na parang masyado silang protective sa heritage, sa norms, sa standard. Ayaw nilang lumabas dun sa nakagisnan. Okay? So, kumbaga, iniisip nila, okay, para sa amin lang to, or eto yung tama. Yun ang isa na nagiging problema sa pag-develop ng photography. Kasi siyempre, new people come in, may mga bagong style, may mga bagong technology,
Diba? Yung, kumbaga, yung straight out of the camera or the digital process. So, meron yung mga purists at meron yung mga modern. So, there's always a conflict between the modern and the purists. Yun ang isa nagiging problema natin. Okay. So, yung sabi nga ni Raymond, history has repeated itself. Own camera, case in point. Oh. Kasi diba, parang pag nag-shoot ka ng mobile, ay parang ano naman yan, hindi camera yan, diba? Dapat ang gamit mo, DSLR. So, yung nagbabagong technology, actually, napupunta na ngayon sa yung power ng imaging. Napupunta na sa normal na tao. Diba? Kaya nga nag-proliferate yung photography ngayon, yung sa Instagram, dahil may access na yung mga tao sa mga mobile phones. So, pwede na silang maglitrato. Hindi na nila kailangan ng photographer to take photos of themselves. Yun ang isa sa mga natututunan natin sa ating history. Okay. So, tingnan lang natin kung nakakabit na si Joel. Nag-reconnect lang siya. Okay, ayan. Yun. Joel is back. Ayan, napuputol-putol lang. Tapos, yung isa pang point, inakita ko yung contemporary okay visual ako. Style. O, sige. Tuloy natin. So, babalik okay. Ka ba kay Rene Burri? Ayan, ayun. Yan. Kay Rene Burri. Okay. Sige, go. Yan ba litrato na yan? Oo. Okay, sige. Okay, ha? Okay, go. Okay. Oo, okay. Sige. Balik tayo kay Rene Burri. Bakit? Iba lang yung nakikita. Yung monitor mo. Iba yung monitor mo dun sa Zoom eh. Hindi yung ano. Hindi yung sa Switzerland. Yung sa Mexico nakikita ko. Punta ka lang doon sa gallery view para ma-refresh. Kailangan lang i-refresh yung feed mo. May refresh ka ba? Ha? Hindi. Punta ka lang ng gallery view. Teka. Ayan. Okay. Pinapakita ko. Ito yung nakikita natin. Teka nga, no? Iba nga. So, Rene Burri, Switzerland. Sorry. Parang nga nag-luloko na yan. Oo, yun nga. Nakikita ka yan. O yan. So, dapat... Oo. Okay. Okay. Nakita ko na yung point ni Joel. Yung display niya, hindi updated. For some reason. Okay? Hmm. Okay. Joel. Bakit kaya to? Teka. Hide self view. Okay. Siguro Joel, mag-screen share ka muna. Okay. Kaya mo mag-screen share sa laptop mo? Gallery. Ba't nga hindi nag-update yung... Okay. Hindi pa rin nag-update? Okay, hindi teka lang ha. Hindi ko na gagawin yung screen share na yun. Hindi. E-end ko lang tong... Okay. End ko lang tong meeting. Tapos bibigyan kita ng panibagong link. Okay guys, nagkaroon lang ng problema rito si Joel. Yung sa akin, hindi updated yung link niya. Okay. So,
Sandali lang, lipat lang natin 'to. Okay. So, kaya pala nagkakaproblema si Joel, hindi niya nakikita yung tamang photo. Magulo ang internet natin ngayon. Okay, so I'm just creating a new link para kay Joel. Ibigay natin yung bagong link kay Joel. Yan, okay. Nasend na natin yung link. So, kukonnect na lang si Joel. Tignan natin kung anong mangyari. Okay, tingnan natin kung nag-a-update. Nawala yung feed ko, no, Joel? Oo, dito na ako. Okay, pwede ka ba mag-screen share? Mag-screen share ka na lang muna. Merong parang problema rito sa site ko eh. Sorry guys, about this. Oo, oh, nawala. Okay. Nawala yung feed mo. Okay, teka. I think I know what's the problem. Paano natin doon? New tech video. Kaya mo pa mag-screen share, Joel? Joel? Okay, sorry guys. Kung nagkakaproblema lang tayo ro sa feed natin kay Joel. Medyo problematic ang ating Zoom. Ah. Wala yung feed sa iyo eh. Hindi kita makita, wala ako sa monitor. Ah, okay. Wala ako sa monitor. So guys, sorry, nagkakaroon tayo ng technical difficulties. So iaano ko na lang si Joel kung makapag-screen share siya. Hindi niya makita yung lumalabas sa feed natin. Okay, great. Bati tayo kay Joseng Pitikero. History, repeat itself. Dati, Canon, tapos nag-Sony, tapos nag-Fuji, tapos balik uli sa Canon. Wala, mema lang. Comment section. Nakita ko kasi si Sir Oliver. Kaya akala ko, ano to? Rambulan. Okay yan ha. O si Amiel. Hello Amiel. Long time no see. Kamusta na? Joel, ang suggestion ko, mag-screen share ka na lang. I-share mo yung screen mo para sa PowerPoint. Okay? Ikaw na magpakita ng mga picture mo. Nakakuha mo na ba ako? Oh, nakukuha na kita. Naririnig ka namin. Ang problema lang, hindi mo makaming makita. So mag-screen share ka na lang. Alam mo mag-screen share? Yung kulay green? Paano mangyayari yun? Hindi. Delayed ako, paano? Ikaw nga yung mag-share ng screen. Kung ano yung pinapakita mo, panonoorin lang namin. I-share mo yung screen mo. Sa baba, merong share screen button. Delayed niya. Joel, pwede ka mag-screen share.
Sa baba, merong screen share button. Okay. Hindi, iba yung device na ginagamit ko ngayon, di saan eh. Laptop ka ba? Oo, oo. Oh, ilagay mo rin sa laptop yung... Kasi pag may binago ko, madi-disconnect tayo. Okay? Hindi, ilipat ako ng laptop. Oh, sige. Ilipat ako ng laptop. Limipat ka ng laptop. Sige, ako muna bahala sa kanina. Okay, guys. So, habang lumilipat si Joel, usap-usapan muna tayo. So, si Rick. Okay, naririnig naman daw. Okay, naririnig. Ang problema lang natin, hindi niya makita yung presentation na pinapakita ko. Okay? So, halimbawa, may pinapakita ko sa kanyang ganito, hindi niya nakikita yung litrato. Iba yung nakikita niya. Kaya nahihirapan siya mag-present. Okay, so, kakanta raw muna si... Ano? Ako? Kakanta ako? Loko-loko to si Oliver. Baka raw iba ma-share ni Sir Joel. Okay. So, sabi ni Oliver, the Mataro Brothers and Tenny are far by the best SP mentors I had. Oh. Actually, yung dati, yung mga grupo pa lang, yung mga original na grupo, yung FSP, UK, ano pa ba yun? Open Streets. Those was mga, para mga 10 years ago na rin pala. Wala. 10 years ago na rin pala. Ganong katagal na yung mga street photography learning natin. Si Oliver, ito, malayo na rin ang narating. Ambassador na to ng ano, ng Leica yata eh. Sige, Joel, pwede ka mag-screen share. Kung kaya mo. Kahit yung screen mo na lang, kahit di ka na yung makita. Importante yung screen mo. So, sabi ni Rick, kakanta raw muna ako. Aso, mahina ang, ano ko, ang singing power ko eh. Ito guys, naalala nyo itong litrato. Nakikita Ted, ka na namin, Joel. Ted. Oh. Yes. Ted, naririnig mo ako? Naririnig kita. Ted, naririnig mo ako? Oo. Mukhang hindi kami magka-ready. Okay, 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 okay. Okay. Teka, balik ko lang okay. Si Joel. Ha? Naririnig mo ko? Thumbs up kung naririnig mo ko, sige, Joel. Okay. Screen share ka screen na lang. Tayo. Share screen. Yan. Shoutout muna raw kay Rick Mupas. Ayan na. Okay. Nag-screen share na. Okay. Yes, we're back in action. Okay, Joel. I-big screen mo na lang. Yung presentation mo. Yun. So, anong una? 35mm. Lang, tapos may audio na lang. Oh, nakikita ka naman eh. Wala lang mukha. Nakikita ka rin namin. Maliit lang. Malayo ba to? Yan. Okay. Sige, go ahead. Okay. Okay. Tara, lakihan ko lang ha. Yan. Okay yan? Okay.
Saka sa slideshow, tapos iano mo. Ano yung black na yan? Tanggalin mo yan. Ed. Tanggalin mo yung black na yan. Ilayo mo sa kanan. Ano ba yung maliit na screen na yan? Oh. Sandali lang ha. Itago mo na yung screen ko. Hindi mo na kailangan yan. Itago mo na yung screen ko. Ikaw yan eh. Ito yan yung lumalabas sa ano sa'yo eh. Hindi, tanggalin mo na nga yan. Hindi na nga kailangan yan. O oh, yan. Sige, present ka lang. Yan. Yan, okay? Okay, go ahead. Hello, Sir Ricky Ladya. Kamusta po? Yan na, piniprepare na ni Joel. Ayan, 35mm camera. Ayan. Ayan. Teka muna, ba't nandito ko pa rin? Teka, teka. Sorry, yan. Okay. So, yan yung 35mm Club Manila. Mga hobbies, puro naka 35mm. Okay. So, nagka-photo walk sila. Meron silang sariling radio show. Oh, tama yan. Isa sa mga photo walk nila. Santa Mesa, Manila. Ito ang isa sa mga matitinding members nun. At saka founder niya si Proto Martir. Kuwa sa Binondo, Santa Cruz Church. So, ang gamit niya na camera dyan ay siyempre TLR. Ito ay ginawa ito June 12, 1946. So, ilang taon na ngayon nga. Tama pala to. June 12, 1946. 64. Oh, met. Ermita. Wak-wak. Quiapo, our beloved Quiapo. So, namasyal siya noong 1946 na yun, noong June 12, 1946. So, just the same, ito yung mga tao nun. Tapos 1947, itong mga shots na to, itong Independence Day ulit, 1947. Hindi niya mga moment. O, sa grandstand to ah. Kaya yung grandstand. So, gumagamit na rin siya ng mga reflections. Akala ko si Lucas Law ang nagpauso niyan. Noong papala yan. So, which brings us to Roliflex. So, yan si yan si Vivian Mayer. Pero hindi siya pag-uusapan natin. Gusto ko lang siya nandiyan. So, Tela, Roliflex. Maganda ito pang SP. Kasi hindi ka nakatingin sa... Hindi obvious na kinukunan mo yung tao. Pwede nakatingin ka lang doon sa device. Doon sa viewfinder ng device.
Tsaka maganda yung quality ng picture nung TLR. So, ang pag-usap natin, isang tao na, siyempre, ginawa ko lang relevant ngayon na isang colored na person na nakita yung camera as a weapon. So, Black Lives Matter, yan, no? Sabi niya, yung camera gagamitin niya bilang isang weapon against poverty, racism, tsaka yung social wrongs, di ba? So, kung gusto niya magkaroon ng camera, so, siya si Gordon Parks. Isa sa mga matbatikang gumamit ng STLR. So, ang makinukuna niya, lagi niya subject yung mga itim pertaining to social justice. O, ganito. Isang sewer worker lumalabas sa manhole. Dalawang isang matandang black at saka isang batang black nakatingin sa mga white mannequins. Sa white mannequins. Alright. Oh, madre na black. Colored entrance. Ito yan, pinakita niya. Iba yung entrance sa mga colored, iba yung entrance sa mga white. O, tapos yung pinasok, siyempre, pinasok din niya yung mga poverty stricken areas. Tapos isa rin gusto kong makitang TLR user sa Asia naman, si Louis Hoxeng. Tulad din natin to, isa siyang manggagawa. Tapos every time na pagkatapos ng office o pagkatapos ng work sa factory, lalabas siya. Tapos kukunin niya yung mga nangyayari sa Singapore. Singaporean siya eh. So yan, makikita mo may TLR siya sa Louis Hoxeng. Tapos ginagawa niya to, since 1960s, 50 years na siya nag-shoot. So nakakita niya, sa pamagitan ng camera niya, nakita niya yung development sa Singapore, yung pagbabago ng Singapore. Sabi niya, sarili niya, ito yung Singapore na kinalakihan ko, gusto niya, i-dokumento yun. Yan. Louis Hoxeng. Matindi rin yung mga geometries ni Louis Hoxeng. Ang lalim eh. Marketplace ni Louis Hoxeng. Wala na daw itong marketplace ito sa Singapore. Sabi niya, pero sayang daw. Katabi daw yan ng ilog eh. Oh, building, worker, shadows. So, SP yung tira ni Louis Hoxeng. Yung mga panahon na yun, 1960s to the 70s. Noon, wala pang mga plumbing system. Igip pa yung mga tao noon. Parang Pilipinas din. Colbert. So ito, medyo later shoots na to. Nung nagkaroon ng mga buildings na. Nag-iiba na yung mukha ng Singapore mismo. Tapos, ang isa pang gusto kong talakayin ngayon, yung isang revelation din, yung tungkol sa mga Polaroids. Hindi natin ito na pag-uusapan eh, doon sa mga SP. So, antay palang SP na Polaroids. So, maganda yung Polaroid. Sabi nga ni Walker Evans, isa sa mga matinding nag-SP photographer. Ang Polaroid, binibigay nga kaagad ng mga ano, ng instant na kung gusto mo ma-capture yung time, yun talaga eh. Yung poetic vision mo, sir. Yeah. So, Walker Evans, 1974. Sulatan pa niya, may mga sulat pa. Kung magkakaroon ako ng bagong camera, gusto ko magkaroon ng Polaroid.
Kasi detalye lang makukuha. Detalye kukunan mo talaga eh. Tsaka medyo, alam mo na agad yung, ma-isolate mo yung mga elemento. Ito naman si Robbie Miller, isa sa cinematographer na mahilig din mag... So there's no division in him. Kung parang yung mga ginagamit niya yung Polaroid na yan, kinukunan niya yung mga bagay-bagay na nakaka-interest sa kanya para magamit din niya doon sa cinema. At the same time, madokumento niya kung saan siya nagpupunta, kung anong ginagawa niya at that moment. Si Robbie Miller. Ang day job niya is to cinematographer. Pero hindi siya umihintyo doon. So, ginagamit niya XX70 Polaroid camera. Tapos capture lang siya, capture. Ito, puti sa puti. Alam naman natin yung puti sa puti. Pula sa pula. So, ang sarap daw ng Polaroid kasi nakikita mo agad yung resulta. Much like yung ginagamit ng cellphone ngayon. Yan, asul sa asul. So, yung Polaroid, talagang kung paano mo nakita yung mga bagay. O, isa pang magaling sa Polaroid, si Wim Wenders. So, German din to. Maganda yung mga sinabi niya. Mayroon siya mga binitawang mga quotable quotes. So, sabi niya, itong mga Polaroid na to, healthy memory of things were and what we have lost. Wim Wenders. Sabi niya, okay lang na pangit yung mga shoot, hindi masyadong sharp o hindi masyadong saturated o whatsoever yung mga picture. Kasi okay lang yun kasi mas lalong nagdadagdag doon sa character at saka doon sa authenticity nung photo. So yung mga fleeting moment talaga andun. Oh. Yan, end of the world. Nakalagay dyan. And ano, yung world kasi world sa German yan eh. So German word for world. So, end yan. End ng nung road nakalagay. So, end of the world. Oh, sabi niya, natapusin ko na itong presentation na to. Sabi ni Wendell. Sabi niya, world can forever in this snapshot. And they document time. Ted. Okay ka na? Ted. Okay. Yeah. So, there you go, guys. Ano ba yung sa palagay ninyong lesson na natutunan nyo after watching Ted? Itong history? Yes, Joel. Naririnig mo ako? Okay. Pwede mo nang tanggalin yung screen share mo. Kaya ako magtatanggal. Para ma-zoom yung photo mo. Yan. Okay. Oh, yan. Kahit madilim ka. Tinitingnan ko lang na kung ayos tayo o hindi. Yan. Okay lang. Okay lang. Narinig kita. So, sa palagay mo, Joel, ano yung mga important lessons? Hindi, meron bago lahat, ano, may share pa akong picture na isa eh. Oh, sige. Go. Screen share mo. Okay, so habang nag-screen share si Joel, comment naman kayo, guys, kung ano yung mga sa palagay niyo important things na dapat nating sort of natutunan sa history. Sabi nga kanina, history repeats itself. Sambayin screen share natin. Oo.
Tapos yan. Okay. So, gagamitin mo pa pala itong presentation. Na? Yeah. Ito okay. Na. Ito na ba yan? Screen ka na. Oo. Oh. Nakita mo yung bata? Oo. Oh. Sino ba yan? Sino yung bata na yan? Nakikita niyo yung bata? Oo. Oh. Sino ba yan? Nakikita namin yung bata. Sino yung bata na yan, Joel? Okay. Bata? Baby? Baby? Oo. Sino yan? Oh, so ito yung unang-unang... Ito yung unang-unang cellphone shot. Unang-unang... Ito yung kauna-unang cellphone shot. Wow. Anong cellphone yan? Anong cellphone yan, Joel? Cellphone shot. Anong cellphone ang ginamit dyan? So, hindi. Rigi, ano to? Ito yan, no? Motorola? Kombinasyon ng tatlo. Laptop. Kombinasyon ng tatlo. Laptop, digital cam, digicam, at saka ng cellphone. Kombinasyon ng tatlo. Ganun katindi yung technology na yan nung araw. Pero maliit pa nga yung cellphone na yan. Ah. Holding na. Hindi ba ano yan? Parang tinransmit yung photo. Tinransmit using the cellphone. Saan ang galing yung litrato? Sa cellphone mismo? Oh, o sa camera? 1998 ni Philip Kahn. Okay, si Philip Kahn. Oh, inimbento niya yan out of necessity. Gusto niya kasing... Ano yung Joel? Tapos mapunta doon sa laptop. Sa camera. Pinagsama-sama niya lahat yan. Pinagsama-sama niya. So, i-share yung panganak ng bata. Gusto niya i-share yung panganak ng bata. Unang picture. Wala pang Facebook so, niyan. Kagaya din ng mga ibang ng ibang camera. Kagaya din ng ibang camera. Out of necessity. So may gamit yung tao. Gusto niya ma-capture yung moment. So the next time you intro ko to para pag-usapan natin yung digital, yung pagpasok ng digital camera. Kasi pumapasok ka, di ba, from Polaroid, gusto natin instant ka agad, makikita mo agad yung resulta. Dito makikita mo rin ka agad yung resulta, pero in digital form. So yun lang. So, teaser. So mukhang may part 2 pa. Mukhang may part 2 pa si Joel ah. Kailan ba natin gagawin yung part 2 sa digital era? Okay, batiin lang natin si Richelle. Kamusta Mr. Richelle? Nandiyan si Mr. Richelle. Okay, oh, so matindi yung research na ginawa. Oh, hindi kasi hindi ko pa napapasok yung Okay. So Joel, any last last words na gusto kong sabihin? Meron kang gustong i-share? Meron kang gustong i-promote? Go ahead. Oh.
Paunang-una, itong pag-aaral ng SP sa konteksto ng history, dun mo makikita na ano na napakalawak pala nung SP. At saka truly evolving talaga yung SP. So, ang masasabi ko lang dyan, yung mga nauna, shoot lang sila talaga na shoot. Wala silang, hindi nila iniisip na baka mali yung ginagawa nila. Kasi it's a process eh. It's a moment of discovery. It's a way to express yourself. So, yun ang SP para sa akin. Pinapatibay ng history. So, meron akong ginagawang libro ngayon. 2 years ko nang ginagawa. Pang-dalawang taon na to. Yung The Philippine Street Photography, The Philippine Experience in the Last 10 Years. Yun yung title ko. SP, The Philippine Experience in the Last 10 Years. So, magsisimula ako sa 2010 hanggang sa 2020. Hopefully na ma-release ko to bago mag-December para may bibili. Yun. Kaya medyo kailangan ng part 2 dahil pumapasok dun yung istorya ng SP sa Pilipinas. The way I see it, ha? For the last 10 years, kasi andun tayo. So yun, Ted. Kailangan talaga nabitin tayo. Nandun pa rin tayo sa 19 kopong-kopong. So gawa natin ang part 2 to. Siguro sometime next week, schedule natin, Joel, para makita naman natin yung Ted. Modern part. Yes, Joel. Oy. 70s pa lang tayo, 70s. So excited din tayo roon sa book siya ni Joel. Oo, modern part. Tsaka ayusin natin yung audio na, tsaka ano, ulit ayusin okay. Ko sa on my part. Para may problema ako dito eh. Oh. Okay. So medyo napahaba na tayo, Joel. Pero excited lahat sa part 2. So, okay guys, sisiguraduhin natin yan. Meron tayong part 2 to tackle the modern part of the history. Thank you rin sa mga nanood. Pasensya na kayo sa mga technical difficulties namin. Okay. Yung nagkahirapan ng technology namin ni Joel. Maraming salamat sa iyo. Okay. Nag-practice na kami kahapon pero ganyan talaga. So, thank you guys sa nanood. Ayan, nandito rin si Gian. Joel, thank you dun sa mga Polaroid SP shots. Ngayon niya lang nang nakita yun. Sabi ni Hernani, ang galing ni Sir Joel. Nagte-thank you rin si Sir Ricky Ladja. Thank you, Sir Joel and Sir Ted. Yun. Actually, ang daming thank natuwa. You, thank you for watching. Yung sila Miss Ann, sila Jerry, si Miss Gracia. Tuwan-tuwa siya, nabanggit daw si Vivian Mayer. Okay? So sa ating mga street photography friends, so abangan nyo, Wednesday, meron tayo si Melvin Anore, Friday, Raymond Tanueco, tapos next Friday, si Arsenic Jr., as I think Monday or Wednesday, si Yami Dinding. So siguro isisingit kita, Joel, kung hindi Monday or Wednesday, yung part 2 natin. Okay? So excited na lahat. Nakikita ko sa comments. Yan. Part 2. Yan, dalawang yan. Yan. Okay. So guys, part 2. Ayos. Siguraduhin natin yan. Next week, schedule namin ni Joel, either Monday or Wednesday. Okay? So until then, maraming salamat sa panonood. Thank you rin, Joel, sa iyong matinding research. Okay? So, see you guys, everyone. And salamat sa panonood. Let's do it! Alright. Thank you. Thank you, Mr. Joel. Thank you. See you.
Mr. Joel. Nakaraos din. Kahit marami tayong problema.